We are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Reading Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference. Not just where we are, but in many places around the country. And even around the world. Our leaders, Pastor Lito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastor Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the reigning light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Alright, magandang hapon, family! Hello! Okay, so magandang hapon na yan, Kuya Chris. Magandang hapon, Kuya Mel. Magandang hapon, Kuya Mark. Alright, so ngayong hapon na ito, go ahead and tag mo yung mga ka-life group mo ngayong hapon. So, isa-isahin mo ngayong hapon na ito. And speaking of life group, gusto ko lang i-shout out sa mga ka-life group ko dyan. Kay Kuya Eric, kay Matthew, kay Jimwell. Sila-sila na lang yun nandito eh. Kay Kuya John. Kay Kuya John, yung putol ni Chris. Shout out, Kuya John. See you soon. And previously, kay David. Yeah. Ikaw naman, kakapatid, kumusta naman yung life group mo? Oh, it's good. So, pwede ko rin i-shoutout sila. Hi, Abby! Hi, Jenny B! Hello, Ashley Mendoza! Hello, Jana! Hello, Jasmine Aparato! At marami pang iba! Okay, teka lang, naalala ko si Ian. Sino pa ba? Tulungan nyo, mga ka-life group mo dyan, i-mention nyo. Sino? Si Kuya Pietro, si Kuya Christian, si Kuya Dave, si Mark David from Antipolo. See you soon mga kuy. Sobrang last time kasi actually this weekend nagkape kami. Sobrang wow. May kulang talaga eh. And it feels great to have those people na talagang sa time na nanghihina ka, they just their presence nung sapat pinunta na. Nung pinuntahan namin si Pietro eh, parang alam mo 'yun, parang abala kami kung tutuusin eh sa kanya, pero hindi niya pinaramdam sa amin yun eh. Ang sarap lang sa feeling nun, and at the same time, alam mo na ikaw, you being there, yung presensya mo pa lang, somehow nakakatulong yun sa kanila. So we are inviting you, everyone, yes. If you are first time in this page,
Lagay mo dyan, I am a first-timer and I need someone to help me in living this new relationship with God. And alam ko maraming mag-follow up sa'yo. Maybe after this, di ba? May mga mag-follow up sa'yo. For the moment na mag-comment siya, yeah. Marami nang mag-welcome sa'yo. Kasi ang hirap ng, when you have this new relationship, tapos biglang, wala lang. Hindi naman pwedeng ganun eh. So, we want to help you to establish that relationship with God. Yeah, this is our hashtag, lifelong relationship. Yeah. And this afternoon, alam ko, ready na tayo. Alam ko, natag nyo na. Alam ko yung numbers natin dyan sa viewing ay tumataas na. So let's go ahead and worship God. Come on, people in the studio! Yeah! Come on, let's sing. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words to say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your Son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I will stop till your kingdom come. Come on, let's say, 'cause you are my freedom. We live to higher, live to higher. Your love, never ending. Oh, 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 I wanna sing. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Question, is there anything in your life that you think is higher than God? Meron ba? Yung bang sitwasyon mo ngayon, tingin mo mas mataas sa Lord? Bro, mas mataas ba yung sitwasyon mo ngayon kaysa sa Lord? No. Bro, yung financial problem mo yon, do you think that it can be higher than God? Or maybe ikaw, iniisip mo, sobrang problemado ko eh. But in this song, we are declaring, we lift our God higher. Amen. So let's have that spirit. Lord, yeah, we acknowledge that merong pangit na sitwasyon, merong gabundok na problema, but Lord, we nothing can higher. Be higher than you. Yeah. All right? You are bigger than our problems. Yeah. You are bigger than our situations. Yeah. Yes, you
you can do better than that. Come on, dito sa yung mga sama natin dito. Can we just go ahead and worship God? If you think that God is higher than your situation, let your praises, let your claps, let your shout be higher. Come on. Ask natin, God, we give you everything, Lord. We acknowledge that you are the God. Lord, ikaw ang lahat sa buhay namin, Panginoon. And we just put everything on the cross, God. Amen. Knowing that you are above everything, Lord. Lord, we surrender everything to you. Lord, napakaraming bagay na mali sa amin. Hindi na namin yun matatama. But we thank you because you are the God of restoration. We thank you because you are the God of resurrection. And we thank you for the opportunity that we can have that new life with you. So God, this afternoon, we're gonna be worshiping you. We're gonna be putting our hearts, Lord. Now, maybe some of us here, hindi tayo komportable, maybe nasa public place tayo. But I know God is spirit. And in your spirit, why don't you go ahead and connect to God? Abolish every anumang hindrance, just connect to God. It's just between you and God. So Father, we invite you this afternoon. We commit this time to you, Lord. And we are expectant that you're gonna speak in our hearts through our pastor, Lord. And we ready our hearts, Lord. And this we pray in Jesus' name. Come on, let's worship. Alone in my sorrow and dead in my sin, lost without hope with no place to begin. Your love made a way to let mercy come in when death was arrested and my life began. Ash was redeemed, only beauty remains. My orphan heart was given a name. My mourning grew quiet, my feet rose to dance when death was arrested and my life began. Come on, let's sing. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love down on us. You have made us new, now life begins with you. Released from my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom he faithfully bore. He canceled my debt, he called me his friend. When death was arrested and my life began. Oh, oh, your grace so free washes over me. You have made me. Begins with you.
Savior displayed on a criminal's cross. Darkness rejoices though heaven had lost. But then Jesus arose, we are freedom in Him. That's when death was arrested and my life began. Yeah. Oh, Your grace so free washes over. Thank You for this afternoon, Lord. Thank You because we have the opportunity to die in our sins, to die in our past, Lord. To die sa lahat ng mga bagay na pumipigil sa amin. Lord, we want to align our lives with You. And thank You for this opportunity. And this afternoon, Lord, we know that You're gonna do great things sa buhay namin. This is gonna be a new beginning para sa mga nakikinig ngayong hapon na to. So God, having that expectancy, we thank You already as if it already happened, Panginoon. So salamat, Ama, sa pagkakataong ito. And we praise You, we honor You. This we pray in Jesus' name. Diyos, makapangyarihan niyan para magbago ka. You need to do something, build something new for the world. And not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nire-respect ang ating freedom. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. Greetings in the name of the Lord, and it is a wonderful celebration. We are created by God to worship Him. Kaya ibigay natin yung the best na worship natin sa Kanya. Come on! Yung the best na worship natin sa Kanya. You can do better than that because God is amazing God. He is the one who created us to worship Him. Kaya magkaroon tayo ng attitude of worship. Every time we worship God, He inhabits our praises. Kaya ngayon sa mga pagkakataon na nagkakasama-sama yung mga anak ng Diyos, lagi tayong may kagalakan sa ating puso. Kasi alam natin na may mangyayaring himala sa buhay ng bawat isa sa atin. So gusto kong i-welcome ang mga nandito sa atin kasama ng praise team.
kasama ng multimedia team. And we are so excited! Excited kami. Gusto kong magkaroon ng announcement. Excited kami, ang buong team, na magkaroon tayo ng physical gathering. So we are so excited to do that. At meron tayong gagawin na pamamaraan para ang bawat isa sa atin maka-experience ng physical gathering. But today, maganda na meron po tayong kaunawaan pagdating po sa kamatayan. So ito pong kamatayan na ito ay merong explanation sa Panginoon at ang kamatayan ay hindi kawalan kundi ito'y pakinabang. Life with God, there is life after death. Yun yung pag-uusapan natin ngayon, kaya hindi napipigilan, hindi nahahadlangan ang kapangyarihan ng Diyos ng kamatayan. But in fact, ito yung bagay na sa buhay natin ay ipinauunawa na sa atin ng Panginoon na napakasarap ng meron pong pagkaunawa sa kamatayan. So maraming mga tao natatakot sa kamatayan, no? Pero lagi nating unawain ano ang ibig sabihin ng Panginoon patungkol sa mga bagay na ito. And yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo, hindi lahat po ng namamatay ay dapat katakutan. By the way, ngayon po ay November 1. Eksaktong November 1 ngayon. Usapang patay tayo. Kaya lang, sa mga namamatay, dapat may kagalakan tayo. Kasi pag namatay, merong buhay pagkatapos ng kamatayan. At doon tayo, doon sa after life na yon, no, doon sa life na yon after death. So let's ask God to guide us. Ask God to give us wisdom and understanding about this thing. So if your life is with God, there is life after death. So let's bow our head and pray. Dear God and Heavenly Father, thank you so much for this time. Thank you so much, God, for the gathering of your people, Lord. We are so excited to receive of your word, O God, to receive of your revelation, Lord God, upon our lives. And God, alisin mo po sa amin ang mga bagay na hadlang upang matanggap namin ang mga bagay na ito. Sa pangalan po ni Jesus, amen and amen. Come on, bigyan natin ng clap offering ang Lord. He is the best God. At ngayon, sa mga sandaling ito, hayaan natin na magkaroon tayo ng kaunawaan patungkol sa mga bagay na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Alam nyo, si Jesus, meron po siyang mensahe sa kanyang mga disciple, may mensahe sa kanyang pinagdaanan, at may mensahe po siya sa bawat isa sa atin. So God's message is clear message. Kaya ho, hindi dapat nating katakutan ng mga bagay nito. Alam nyo, nung panahon ni Jesus, meron po siyang prediction about his death. And ito po yung gusto kong maintindihan natin ngayon. Starting from verse 20 ng John chapter 12, bibigyan ko po kayo ng background sa reading na ito. Now, there were come Greeks among those who went up to worship at festival. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. And verse 22 says, Philip went to tell Andrew, and Andrew and Philip in turn told to Jesus. And then verse 23, ito na po yung key text natin na pag-uusapan natin ngayon. Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So it is a wonderful message that we need to understand right now. Alam niyo po itong kwento po ni Jesus na ito sa sitwasyon ng mga disciple. Meron po mga taong gustong makakita kay Jesus, and they are Greek people. And then ang sinabi ni Jesus dito, sabi niya, the time that Jesus said and replied to them, the hour has come for the Son of Man to be glorified.
So that time, that is the fullness of time. You know, ito yung gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon ngayon. Anong ibig sabihin ni Jesus patungkol dito? So the ultimate purpose of Jesus' death was to bring forth life. Ayaw ng mga disciple, ayaw ng mga nagmamahal kay Jesus na ma-experience ni Jesus yung kamatayan na yon. That's why in-explain ito ni Jesus, "Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if dies, it produces many seeds." So there is a life after death. Jesus knows that. At yun po yung gusto nating maintindihan ngayon, ngayong mga sandaling ito. The crucifixion, which he paid the price of Adam's failed fallen race. So yan yung kung saan i-glorify si Jesus. Mamamatay siya sa cross. The crucifixions which paid the price for Adam's fallen race. And the death of Jesus brings forth to life to us. Kaya this is a beautiful picture of necessary sacrifice of Jesus. Yan ho yung talagang hindi pwedeng hindi mangyayari para makinabang po tayo. Sabi na niya, "Unless a grain of wheat buried, it will not become a blade of wheat producing many more grains." So kaya talaga, we are a product. We are a result. We are just a fruit of what Jesus did on the cross. So, yan po yung ipinauunawa sa atin. Jesus had to die to pay the penalty of our sins and also to show His power over death. Ipinakita sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito. Gusto niyang ipakita sa mga tagasunod niya na huwag kayong matakot. Sa mga bagay sa mundong ito, there is always a beginning and there is always an end. There is life and there is also death. But we need to understand the situation. We need to read these things between the lines. So dapat maintindihan natin ang mga bagay na ito. The ultimate purpose of Jesus' death was to bring forth life. Lagi po yun yung dapat maintindihan natin. And experiencing death for us to live a new life. Para magkaroon tayo ng panibagong buhay. Yun ang gusto ng Panginoon na maranasan po ng bawat isa sa atin. Death means separation or detachment. That is the meaning or detach. That is the meaning of separation. That is the meaning of death. So, meron pong paghihiwalay. Yan po yung dapat na maunawaan ng bawat isa sa atin para maintindihan natin ang mga bagay na ito. So, death is all about separation. And death is all about detach. So kaya talagang merong kang hihiwalayan, merong kang lalayuan. No, yan po yung ibig sabihin nito. And nung mangyari ang mga bagay na ito, alam niyo po si Paul, meron po siyang sinabi patungkol dito sa mga bagay na ipinauunawa ni Jesus. And this is not just physical death, but it is all about death to the worldly things. That doon sa influence ng evil. And I just want to read it to you. So we need to experience death in order for us to have life. So kailangang merong mamamatay sa atin para mabuhay tayo. At yun po yung inexplain sa atin nito pong si Paul doon sa Galatians chapter 2 verse 20. And I just want to read it to you. "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me." So we need to be crucified with Jesus in order for us to die. Saan tayo mamamatay? No, yun po yung dapat nating maintindihan. We must be separated from the influence of evil. Kailangang mawala tayo doon. Kailangang makahiwalay tayo sa impluensya ng kasamaan
sa buhay po ng bawat isa sa atin. That is our old self. That is our old nature. So we need to be separated from the influence of evil in order for us to have the life that comes from God. So, yun po yung sa buhay natin, dapat merong mangyari. And this is not religious thing. But this is all about experience. Hindi po lahat na nagbabasa ng Bible, hindi po lahat na nagsisimba, ay may impluensya ng Diyos. Come on. Pwede po ba lagyan natin sa ating comment section, comment down below, hindi lahat na nagsisimba, hindi lahat na nagbabasa ng Bible, may impluensya ng Diyos. So in order for you to have the influence of God, you need to be separated from the influence of evil. You need to die on that influence. So tingnan natin mabuti ang mga bagay na ito. Ano yung evil na yan? It is the works of the flesh. And the works of the flesh is stated in Galatians chapter 5, starting from verse 19 to 21. The acts of the flesh are obvious. Lagyan natin dyan sa ating comment section, comment down below, obvious. Pag sinabing obvious, hindi mo siya maitatago, lantad yan. Kitang-kita yan, halatang-halata yan. So the acts of the flesh are obvious. It is stated in the book. And what is those things that are obvious? The acts of the flesh. It is sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, functions and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So that is the acts of the flesh. Those who have acts of the flesh is stated in the book that will not inherit the kingdom of God. Alam nyo, ito po yung nakakatawa. Dapat po maintindihan natin yung influence ng evil, pang sarili po yun. Ikaw ang nakaka-identify nun. Ikaw ang lumalayo dito. Pero, ang nakakalungkot ito, meron kang acts of the flesh, pero hindi ka nagpapahalata. Itinatago mo. Hindi porke hindi yan nakikita, hindi porke yan hindi halata, eh wala na. So ibig sabihin yan, hindi yan yung ibang tao ang makakapansin ito, kundi ikaw. Do not allow anybody na makita ang mga bagay na ito, pero ikaw mismo sa sarili mo, na-identify mo na ito, oops, meron sexual immorality. Madaling makita yan sa labas, pero pagka ikaw na personal, ang hirap niyan. So the acts of the flesh are obvious. Nire-reveal ng word sa atin ito ngayon. Kaya dapat magkaroon tayo ng paghihiwalay sa impluensya ng mga bagay na ito patungkol sa laman. Kasi merong reminder sa bawat isa sa atin. May paalala pa rin. No, bukod sa sabi doon, hindi makakapasok sa kaharian ng langit, those things are war against our souls. So the works of the flesh are war against our soul. So what are those things? Sabi ng verse in 1 Peter chapter 2 verse 11, "Dear friends, I urge you as a foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul." So we need to have that kind of attitude na ikaw sa sarili mo, na-identify mo itong mga bagay na ito, nakikita natin ang mga bagay na ito, and then alam natin na ito'y kalaban ng ating kaluluwa. So, we must be separated from influence of evil. So, it is the works of the flesh, and we need to be separated from that. You know why? Because it is war against our soul.
And then tingnan din natin mabuti ito. We must be detached from the worldly perspectives and ways. Kailangan talaga yung kaisipan ng mundo, yung pamamaraan ng mundo, dapat hiwalay tayo dito. Hindi pwede nating itulad sa pattern of this world. So hiwalayan natin ang mga bagay na ito para maunawaan natin that God is really amazing and wonderful in our lives. So merong mga bagay sa buhay natin na dapat nating maintindihan para maunawaan ang bawat isa sa atin. No, at hindi lamang ito, no, kung bakit natin kailangan maiwasan ang mga bagay na ito, merong paalala sa atin in Romans chapter 12. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true, proper worship. So, kailangan talaga sa buhay natin, may mga bagay talaga tayong na-identify upang nang sa ganon, meron tayong pinapatay. Sabihin mo, hiwalayan mo na yan. Layuan mo na yan. No, kahit na feeling okay, feeling maganda, layuan mo yan because it is wage war against your soul. And we need to be detached to those worldly perspective and ways. At ang sabi pa ng verse, tingnan nyo po yung sinabi, do not conform, verse 2, to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kaya mga kasama, hindi pwedeng wala kang papatayin para ikaw ay mabuhay. So dapat patayin natin yung masamang pag-iisip, patayin natin yung masamang pag-uugali, upang nasa ganun makita natin talaga kung ano yung magandang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Are you excited to die? In order for you to live, because there is life after death. Yung buhay na meron po tayo, and ano yung mga bagay na yun? After you understand the crucifixion of Jesus. Bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Because it is for my sin. That is the redemptive work of Jesus. Do you know Jesus, why He died on the cross? Because of my sin. Because of my wrong doings. Because of my rebellion. Jesus loves me so much, that's why He gave His life for me. And when I understand those things, I accepted that love. I recognize that I am a sinful man and I need His love. I need His forgiveness. I need His restoration. I need to be new. Pakilagay nga natin, comment down below, I need to be new. So if you are the one who accepted Jesus, there is an opportunity for you to be new. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, meron ng pagkakataong magbago tayo. At ang magbabago sa atin, hindi tayo, yung gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So itong pagkakataong ito, dapat maintindihan natin, we must practice new life in Christ. So papraktisin natin itong mga bagay na ito. Hindi ka expert in new life. Before, I am expert in doing sin. I was influenced by devil and I am expert in doing sin. Hindi na kailangang i-memorize, natural na nangyayari. But when I encounter Jesus, when I encounter His love, I am a sinful, but God loves me so much, He died on the cross, and I surrender everything to Him, I died to myself. Namatay ako para sa aking mga kasalanan. Isinuko ko lahat sa Panginoon ito. And God gave me a new life. Because it is written in the book, to those who are in Christ, they are a new creation. The old has gone and the new has come.
Come on, somebody on this place. Do you want to accept new things? Do you want to accept new life? The old has gone and the new has come. And that is life from the Lord. Yan yung buhay na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Come on! Sino yung excited magpa-practice ako ng bagong buhay ko sa Panginoon? So you need to understand that there is life after death. You will never practice new life if you are still practicing old life. Hindi pwedeng dalawang practice mo. Dapat isa lang ang papraktisin natin. Ang papraktisin natin, walang iba kundi yung bagong buhay sa Panginoon. So kaya, ang aking paalala sa bawat isa sa atin dito, hindi pwedeng nagbabasa ka ng Bible, hindi pwedeng umaattend ka ng church, na nagpa-practice ka pa rin ng lumang buhay. So dinadaya mo yung sarili mo, at ang Diyos, sinasaktan mong muli. Tandaan nating mabuti, ang atin pong ginagawa ay relasyon natin sa Panginoon. Kaya namatay si Jesus para baguhin niya ako. At yung bagong buhay na yon na galing sa Panginoon, yun yung papraktisin ko. We must practice new life in Christ. And in order for us to practice that, we need to do something new. So we need to be separated to devil's influence and be united with Christ. Kailangan talaga meron kang iiwanan and then meron kang sasamahan. So iiwanan natin yung impluwensya ng kasamaan and then sasamahan natin ang Panginoon at ang patungkol sa kanyang kaharian. So we need to be united with Christ, the source of life. And we need to be separated from the devil. He is the one who brings death. But Jesus gives us life. So you need to be separated from Satan's influence that leads you to death. But we need to come to Jesus. We need to be united with Jesus in order for us to have life. So kaya mga kasama, yan po yung bagay na dapat nating maintindihan ngayon. There is life after death. So we need to die to ourselves. We need to die to our sinful desires in order for us to be united with Christ. And in order for us to live a new life, you need to detach from devil's influence. And then we need to detach to the world and be attached to the kingdom of God. Yan ho yung talagang dapat pinapractice natin. Na bagamat tayo nasa mundong ito, yung mindset natin, yung perspective natin, yung ating spirit, it is not contaminated by the world, but it is pure with God. So ang impluensya natin, walang iba kundi ang Panginoon. So patay na yung mga bagay na patungkol sa mundong ito, bagamat na andito tayo, kailangan natin yan kasi nandito pa lang tayo, but we are preparing, we are acting, we are doing the things of the kingdom of God. So hindi tayo po makukonsume ng mundong ito, kundi kaya tayo ginagawa natin ang mga bagay na ito para lang mabuhay tayo. At habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, nagpiprepare tayo for our eternity. So we need to be attached with the things of God. Doon ka dapat excited and doon ka dapat merong pagpa-practice, merong pagsasanay. And we need to die to our old life to live in a new life. Kaya yan yung paalala sa bawat isa sa atin. Yan yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hanggat hindi ka mamamatay, hindi ka magmumultiply. Kaya dapat mamatay tayo sa mga bagay na ukol sa kasamaan, mamatay tayo sa bagay sa mundong ito para magmultiply tayo sa Panginoon. Because there is life after death. Kaya marami ngayon hindi pa namamatay. Marami ngayon naghihingalo pa lang, yung hirap na hirap sila. Lahat po nang nakita kong naghihingalo, yun ang mga hirap. Pawisan sila, hirap huminga, kasi nga nag-aagaw buhay. Pwede ba pakilagay natin sa comment section, huwag ka nang maghingalo. Mamatay ka na para mabuhay ka.
So kaya minsan nahihirapan tayo kasi nandun tayo sa ganung level, nag-aagawan. Hindi ka para sa sanlibutan, ikaw ay para sa Panginoon. So huwag ka nang maging biktima ng pandadaya ng kaaway, ng panloloko ng kaaway, ng kanyang kasinungalingan. You are not of this world. You belong to the kingdom of God. So you need to practice a new life with Jesus. You need to be excited about the things of the kingdom. Kaya mga kasama, congratulations ngayon sa bawat isa sa atin. Na-identify natin yung acts of the flesh. And those acts of the flesh are war against our very soul. So huwag niyong pabayaan ang inyong kaluluwa inaatake. Huwag niyong pabayaan ang inyong kaluluwa ay nasa panganib. Dapat ang inyong kaluluwa safe and secure in Jesus. Kaya yan yung bagay na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Merong bagong buhay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi mo magagawa ang bagong buhay na ito, hindi mo ito mapapractice kung hindi ka totally detached from the world. Hindi mo ito magagawa unless if you are not totally separated from the influence of devil. Kaya kung ikaw ngayon nagbabasa ka ng Bible, pumupunta, umaattend ka ng church, pero may mga bagay ka pa rin nahihirapang gawin, I tell you need to die. You need to die to the things of this world, to the influence of devil. You need to die in order for you to live. Kaya nga, hanggat hindi mamamatay, hindi nagmumultiply. Yun yung sinabi ni Jesus. At alam niyo, ang kamatayan ni Jesus, maraming nakinabang. In fact, ang nakinabang dyan, yung sanlibutan. Kaya ho, ang aking ibinibigay sa inyong mensahe ngayon, if you learn to die, you begin to multiply. And we will multiply the influence of the kingdom. We will multiply and expand the kingdom of God here on earth. Because you are Christ's ambassadors. You are citizens of the kingdom. So that's why you need to practice in your new life with God. And it is our lifestyle. If you practice it, it will become your lifestyle. Kaya congratulations sa bawat isa sa atin ngayon, begin to die in order for you to multiply. Because there is life after death. So let's pray right now. Maybe merong mga bagay sa buhay mo na na-identify ka ngayon. Yung works of the flesh. Paul reminding us na lahat ng mga bagay na gumagawa nito hindi papasok sa langit. Bakit? Lahat ng mga bagay na yon ay kaaway ng ating kaluluwa. Pero ang gusto ng Panginoon sa mga sandaling ito, ma-identify natin ang mga bagay na ito. I am not judging you, but I am giving you the principle, the guidelines para sa kingdom ng Lord. Babalayan sa bawat isa sa atin na kailangang iwasan natin, layuan natin ang mga bagay na ito at tanggalin natin ang impluensya kahit ginagawa ng marami. Kahit halos na nakapalibot sa iyo, ginagawa ang mga bagay na ito. Ito yung nakikita natin sa mundo, nakikita natin sa internet. Alam niyo po ba, ang kailangan natin ngayon, yung buhay na nagdesisyon na ang buhay ko para sa Panginoon. Alam niyo, ang mundong ito hindi na kailangan ng vlogger. Hindi rin kailangan ng disclaimer. Ang kailangan ng mundong ito, proclaimer. So mga kasama, I just want to challenge you. You need to live a life, a new life with God. Proclaim the good news. Proclaim the God, the love of God, and expand His kingdom. And live a life, a lifestyle that is much influenced by the kingdom. Kaya, huwag kayong humanga sa mga vlogger. Huwag kayong humanga sa mga disclaimer. Ang hangaan nyo yung proclaimer. Yung mga radical obedience to God, hindi nila ikinahiya na sila ay tagasunod ng Diyos. Yung po yung bagay na gusto kong ma-develop sa atin ngayon. You need to die to yourself and live for Christ Jesus' glory because He loves you so much. Kaya kung ikaw ngayon gusto mo
na maging proclaimer, you need to die to yourself. If you want to be a proclaimer, if you want to be a model, ang mundong ito naghahanap ng susundan. Naghahanap sila ng magagaya, mapaparisan. Alam nyo ngayon, ang nakakalungkot, kakaunti ang gumagawa ng tama, marami ang gumagawa ng mali. Pero sana pag nakuha natin ang mensaheng ito, maging proclaimer tayo, maging model tayo, that we belong to the kingdom of God and we raise the banner of our King. He is the King of Kings and the Lord of Lords, and now I have a new life. I have a new life. And I am a model. I am a proclaimer that Jesus is Lord. That Jesus is my Savior. And I belong to Him. So mga kasama, I just want to pray to each and every one of us. Maybe naging disclaimer ka. Maring hindi ka naging vlogger, pero naging disclaimer. Yung bang anak ka ng Diyos, pero hindi halata. Kasi meron ka bang ibang pinapractice. I just want to minister to you right now. God wants to set you free. Sa mga bagay na nakakahadlang sa atin para gawin ang kalooban ng Panginoon. Tandaan natin yung mga yon, hindi mo kinakailangan ma-perfect, isa pa lang doon, hindi ka napapasok sa kaharian ng langit. Isa lang doon sa sinabi na yon. And then maganda yon, basahin nyo po, personal reading nyo, basahin nyo doon. And after po nung Galatians chapter 5 na yon, ang kasunod po nun yung fruit of the Holy Spirit, the life in the Spirit. Kasunod po yun. So basahin nyo po yun at doon tayo magsimula. Let me pray for you right now. Let me pray for you. God loves you. Hindi ka hinuhusgan ng Panginoon. Binibigyan kanya ng pagkakataon sa message na ito for you to be renewed, for you to be changed, for you to be transformed, and for you to be used for God's greater glory. Uulitin kong uli. Kapag hindi ka mamamatay, hindi ka magmumultiply. Pero pag namatay ka, magsisimula ka ng magmultiply. Because there is life after death. Father God in heaven, thank you so much. Thank you for your word. You are restoring our spirit. You are strengthening our spirit, O God. And God, you are protecting our souls. Lord, tinatanggal mo po yung mga kaaway ng aming kaluluwa. Lord, turuan mo kaming maging bago sa mga sandaling ito at pinagsisisihan namin lahat ng mga bagay na mali sa buhay namin. God, we ask forgiveness. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam mo ang aming kasalanan. Alam mo ang aming pagkakamali. Alam mo ang aming pagkukulang. Pero salamat Panginoon, may mensaheng ganito na pwede pala kaming magbago. Pwede pala kami, Panginoong, sumunod muli sa iyo. At pwede pala kaming makasama mong muli. Kaya Lord, salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Alisin mo po lahat ng mga bagay na ayaw mo sa buhay namin. Yung mga gawa ng laman, yung impluwensya ng mundo, Lord, tanggalin mo po ito sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pwede ba bigyan natin ng clap offering ang Lord? He is the best God. He is the best God and He loves you so much. Kaya sa mga naandito ngayon na ang feeling mo, ang thinking mo, talagang masama ka, pang-impyerno. Natatandaan ko si Tess, meron po siyang nakausap kanyang kaibigan. No, sabi niya, friend, huwag mo na akong siran, tanggap ko na pang-impyerno ako. Alam nyo, ang gustong-gusto ko dito sa ex-girlfriend ko, yung asawa ko, gustong-gusto ko dito, hindi niya sinusukuan yun. Everyday, tinachat niya. Everyday, tinetext niya. At gumagawa siya ng paraan na lagi po niyang makakonect itong tao nito. Because she knows, one day, babalik siya sa Panginoon. Kikilalanin niya ang Panginoon. Kaya mga kasama, yung passion na yon, every time na nakikita ko, every time na ka-chat niya, nagbibigay siya ng message. And then magbe-birthday yon, tapos sabi niya, love, anong magandang ibigay ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, mas maganda yung may eternal value. Alisin niyo yung deception ng kaaway sa life niyo. Merong gagawin ng Diyos. Maybe ikaw yung ganong klaseng mag-isip, pero kinukonvict ka ng message na ito, na merong pagkakataong magbago. Ano man tingin ng tao sa'yo, hindi na mahalaga yon.
Ang importante kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo. I just want to help you. Go back to God. Mamatay tayo doon sa maling gawain natin, doon sa mga bagay na impluwensya ng mundo, at magsimula ka ng bagong buhay mo sa Panginoon. Hindi mo kayang mag-isa yan. Kailangan mo ng Panginoon. At kung ikaw ngayon, itong taong ito na ikaw ang kinakausap ko, may tumitimo sa puso mo, gusto kitang tulungan. Mag-pray tayo. Kapag isinuko mo ang lahat ng bagay na ito, tandaan mo sa sarili mo, hindi mo kaya, pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tutulungan ka, kakayanin mo yan. At hindi ka lang niya tutulungan na mawala ang iyong kasalanan, gagawin ka pa niyang anak. At tagapagmana ng kanyang kaharian, pagpapalain ka niya at ang buhay mo magiging maayos, ang pamilya mo magiging maayos, magsisimula ka ng bagong buhay sa Panginoon. So pwede ba manalangin tayo? Sumunod ka sa akin sa panalangin. Ang tawag sa panalangin na ito ay prayer of acceptance and then prayer of repentance. Pagsisihan natin, tanggapin natin si Kristo sa buhay natin at gagawin kanyang anak. So, sumunod ka sa akin sa prayer. Panginoon, pinagsisisihan ko lahat ang aking mga kasalanan, patawarin mo ako. At tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko, pagharian mo ako. Salamat po sa pagpapatawad, salamat po sa pagtanggap. Ako po ngayon ay anak mo na, at ikaw ay aking ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Congratulations sa inyo. Kung ikaw tumanggap sa panalangin ito, ikaw ay anak ng Diyos, pwede kang magsimula ng iyong bagong buhay sa Panginoon. At nandito kami. We are ready to help you. So pwede bang pakilagay natin sa comment section? Etong team natin, pwede bang sabay-sabay tayo sumigaw? Welcome, family! No, 1, 2, 3, go! Welcome, family! So, kayo po ay kabahagi. So, we are so excited to meet you. Excited kami na matanggap po namin kayo, makilala po namin kayo. So, you can now start your new life with God. So, God bless you! Pagpalain tayo ng Lord at maging pagpapala. Hello, first-timers! Because this is your spiritual birthday, congratulations! At sa bawat ipinapanganak, dapat may nag-aarugang pamilya. At dahil dyan, welcome to the family! Kaya, huwag kang mahihiyang magtanong sa nag-invite sa'yo kung paano ka makakakonek kay Christ, sa self, at syempre sa church. Na sigurado akong makakatulong sa'yo para lalo kang mag-grow sa relationship mo kay Lord. So, be excited for more because I believe that the best is yet to come for your life, for your family, and also for your future. At syempre, gusto ko ding i-congratulate ang mga kapamilya natin na patuloy na nagiging faithful kay Lord through their giving. So God will surely bless you all the more. Kaya, kung na-bless ka sa message ngayon, i-type mo dyan sa comment section, I live in Christ. So stay connected, family. See you next Sunday. Bye-bye! And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.